2 pieces 1,000. Sabi sa inyo mga ka-farming, no? It's raining outside and I'm with my wagon basket. Harvest tayo ng dragon po dahil may order ulit sa atin and then deliver natin later. Nag cross cutter na si tatay kanina or nung isang araw. Hindi ko na videoan dahil busy ako sa talong. Talong ng talong. And here meron kaming mga harvest na mga fruit, no? Oops! Kalimutan natin yung ating mahiwagang pruning shears. Yo, chicken! I'm gonna make it tinola! And mga ka-farming, no, gusto kong mag-share sa inyo ng isa kong problem encountered here at the farm. No? Yan, no? First time itong nangyari sa akin. Which is nakikita ko lang to sa Facebook group ng Dragon Fruit. Hero. Yan. First time itong mangyari sa akin. Kasi kung makikita nyo, lumipat na siya sa kabila. But here, malinis pa, oh. Wala pa masyadong tama. Ayan o. Tsaka kung titignan natin mga ka-farming, yung ibang puno nito, okay naman siya. Wala naman sign ng mga tama ng fungus. Ayan o. So, yun o. So here, meron pa palang isa na natamaan. Ayan o. So yun, mamayang gabi mag-bloom. So, if hindi na maulan mamaya, pwede tayong makapag-spray ng fungicide ulit para sa ating dragon fruit. Pero kung uod siya, mga ka-farming, hindi ako naka-experience na dragon fruit na may uod. So laging malinis yung aming dragon fruit pagdating sa infestation ng mga borer, fruit borer. Ooh, native silly. Yo! What's up, Kier? Ah, so, harvest natin itong mga iba ditong bunga, no? Ooh! Another Hawaiian pineapple to grow, bro. Oh, marami-rami na rin ang ma-harvest pala ngayon, oh. Tapos doon, oh, may red pa, oh. Ito. Then there, may red pa. A few moments later. So, ito na yung na-harvest natin, mga ka-farming, no? Sakto lang, di napuno yung ating basket. I think this is only 8 kilos. Or 10. Kasi pag napuno ito, 15, eh. No? Oh, nag-jacket pa ako. Ang init na. So, good. Sa'yo na makakapag-spray tayo mamaya. Ayos to. So yan, no? 8 months? Mga bulaklak na. Ang matagal nga lang itong mga yellow. Yellow Isis, so. White. The white. Buti pa to. Halos magkasarabay lang to mga ka-farming, oh. Tsaka yan. Ito masanga na. Hindi ko lang kung bakit, same na alaga lang naman. So, deliver natin to mga ka-farming, samahan nyo lang ako. Deliver natin ito sa mga office. Paano ko ito minamarket, itong aking dragon fruit. A few moments later. 2 pieces, 1,034 grams.
Ay, 1,036. 34, 36. 1 kilo. 2 pieces. Good size, oh. Good size. Aling China. Hinaka di, deliver ko pa. Hawaiian pine. A few moments later. So mga kapamilya, deliver po muna tayo. Papunta tayo sa office ating mga client. Dragon, ilan lang? Ano? Cactus! Cactus! Ay, mga ka. Yun ako guys, nakikilala ng mga dating teacher ko dito, no? Dito pa ako sa Awas Polytechnic School. A few moments later. So mga ka-farming, hindi naubos yung ating dragon fruit. No? Natiran po tayo ng isang balot. Anyway, ang order lang naman kasi sa atin is pineapple. Buti na lang nagdala ko ng 4 na balot ng dragon fruit. Ayun, nabili naman yung 3. Yung isa, yan o. No? Yung isa, may natira pa. Pero okay lang kasi meron pa naman nakabook sa akin na mga di-deliveran ko. So ganoon lang ako mga ka-farming kung paano mag market ng dragon fruit, no? So kaya kung ikaw ay mag-start pa lang ng dragon fruit o kasalukuyan ng may dragon fruit pero nahihirapan sa market, I think ka-farming eh maaaring ayan, sa una lang mahirap yan, pero pag nakilala ka niyan, magte-text, mag-chat na lang yan sa inyo sa yung FB page, sa yung personal FB account na ikaw ay mayroong dragon fruit. Basta post lang ng post sa Facebook mga ka-farming, kasi ang Facebook napakagandang strategy para sa marketing. Napakaganda niyan para ma-aware yung ibang mga tao para na ikaw ay mayroon palang dragon fruit. Ayan, no? So yun mga ka-farming, no? Simple lang ngayon, ano? Kumita naman tayo ng kaunti ngayon. So bukas may deliver pa tayo. Anyway, dito ko na muna to tatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Please like and comment and subscribe. May katanungan ka, comment down mo lang. Kung alam ko yung sagot, tatanungin ko, sasagutin ko. Tulungan ko kayo para maging successful kayong dragon fruit farmer at sa iba pang crops. So, peace yo. Bye-bye.